Hello po sa inyo lahat. Magandang araw ulit mga kaibigan, mga kapatid, mga viewers. And shout out po, isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa inyo lahat. May bago na naman tayong gagawin. Toshiba, ito yung napakaluma na. Siguro kung di ako nagkakamali ay 21 years old na to. Ang kanyang Windows ay Windows XP pa. And yung kanyang memory ay 256 MB. And yung hard drive niya ay 40 GB. Napakaluma na. Ang problema na ito ay yung charger niya ay sira. And yung connector ay bali. And yung kanyang DC connector sa loob ay pumasok na. Ayan o. Tingnan na, pakisilip natin saglit. Ayan o, basag na siya. So ito yung gagawin natin. Medyo matagal gawin to, kaya yung may-ari ang ginawa niya ay nagpadala ng external hard drive. Kailangan niya yung files dito at dahil sa trabaho niya. So ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-backup ng files ng lumang laptop gamit ang enclosure. Ito, may enclosure tayo. So itong laptop nito ay luma. Dahil luma, ang kailangan nating enclosure dito ay yung IDE, hindi po SATA. Ito yung SATA. Yan, para maliwanagan kayo, iba yung IDE, iba yung SATA. Ito yung SATA, yung IDE ay iba. Ipapakita ko sa inyo ang pagkakaibang maya-maya ng ID at SATA. I-open natin yung meron siyang external dito hard drive pang backup. And kailangan natin i-backup sa isang laptop. Yung may laptop tayo doon, isa, naka-ready na. So, tanggalin natin yung muna yung hard drive. Ito ay wala nang power, kahit din na natin alisin yung battery. Nandito yung kanyang hard drive. Yun, dito lang sa likod. Oh, madali lang ito mga kapatid. Madali nyo ito maunawaan. Napakadali po, pero gusto ko lang gawan din para sa mga hindi pa nakakaalam. Ito yung pagkakaiba ng IDE. Yung IDE ay para may mga needle sa dulo. And yung kanyang SATA, yan. And yung SATA connector niya. Makikita nyo ang pagkakaiba. So, ibaback up natin to. May video tayo dyan na how to back up laptop, pero gamit natin ay SATA. Ito yung IDE nya. Yun, makikita nyo yung SATA ay flat, ito ay parang may butas-butas. Tanggalin mo natin yung ano nya, dahil dito pa sa loob. Ganito lang po mag-back up ng mga laptop na hindi gumagana. Para makuha nyo yung files nyo, siguraduhin nyo na meron kayo na enclosure. Enclosure po yung tawag dito. Bibili po yan sa online. Kahit kayo na yung backup. Doon lang po sa mga lumang laptop. Kasi yung mga bagong laptop ngayon ay built-in na yung hard drive. At naka-SSD na din. Medyo mahihirapan kayong disassembly. Pasok natin ganun. Ganun lang. Okay. Push natin konti. Para tumutok yung needle niya doon. Yung mga ano niya, connector. Sapat na lapat na siya. So kailangan natin ay isang laptop. Dahil dito sa loob ay may cable din to. Yan. May cable din siya. And meron din siyang cover. And meron din siyang installer. So ngayon hindi na kailangan na install, kasi yung Windows 10 ay nag-auto-read yan ng mga ano natin, mga gadgets na external na sinasalpak natin. Dali lang itong gagawin natin to. Pagbaback up na mga lumang laptop na hindi gumagana, tapos may importante tayong files. So alisin muna natin to. Alisin natin itong laptop. Nandito na yung ating laptop. Ito yung bigay niyang external hard drive. And ito yung kanyang luma. Yan. Ang gagawin natin ngayon ay plug-in natin to sa kanyang laptop. And hindi nyo kailangan na isa lang, kailangan dalawin nyo yan para may power. Ayan. Ayan, makikita nyo, nag-read na. And yung isa ay dun sa kabila. Makikita nyo yan, yung nag-read na yung kanya. Dito naman tong isa sa kabila. Lagyan natin dito sa kabila. Ayun. Ito sa kabila para. Ayan, lumabas na yung Seagate. Yung pangalan niya ay Seagate. Yung isa ay Toshiba. Ayan, lagyan natin ganyan, magkabilang dulo para nakikita nyo. Ayan. Then, so check natin ngayon, punta tayo dito sa this PC. Itong laptop to ay sa customer. Ayan. Ito yung 500 Seagate. Ito yung kanyang
external, dalawa to, 19.9 and 11.8. So may reserve pa rin sa loob. Open natin itong drive E. So muna ibaback up natin. Back up natin to. Copy paste. Ang gagawin. And control A, control C. And minimize muna natin yan. Open natin yung kanyang Seagate. And create tayo dito ng panibagong folder. Lagyan natin ng sa admin files. So, ganun lang. And ayun, control B. Yun, nakapin na natin. So, yan, nagkakapin na po siya, mga kapatid. Ganun lang, mga kapatid, ang gagawin nyo. Bili lang kayo ng external enclosure. Sa mga online, mabibili niyo po yan. Ganun lang pong gagawin natin. Ayun, ayos na. Tapos na yung backup natin. Kuha na natin yung files mula dito. Papunta dun. So, ito na yung ating files. From drive C to drive D. Ito yung files from drive D. Arabic. Then, ito yung kanyang files from drive C. Ayun, nandito lahat. Dami na ito. Yun. Nandito na lahat. So yun, mga kapatid, tapos na. Okay na, ganun lang pong gagawin nyo. Check yung laptop. Kung may mga luma kay laptop na kailangan nyo yung files, first na gagawin nyo, hanapin nyo kung saan naka-install yung hard drive. And kapag nakita nyo, tingnan nyo kung ganito yon, kung SATA or IDE, yung pin, parang ganito. Kapag pin, yun ay IDE. Kapag SATA, ganito po yan, platform yan. Flat siya. So, ganun lang orderin nyo sa mga online. May mga bibili po na ganun kahit luma siya. Available pa rin po yan. Ayun, maraming salamat sa inyo lahat, mga kapatid. Sana ay nasundan nyo ang aking vlog na to. At sana ay may napulot kayo ng aral. Sa mga bago po sa aking channel, sana ay makatulong po sa inyo. Huwag nyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And sana po sa sunod na video ay panoodin nyo kung paano natin gagawin tong Toshiba na to. Yung sila yung DC connector. Soon po, i-upload natin yan. Yun, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you and paalam, bye-bye. See you sa next vlog.